Hey guys, welcome back to our YouTube channel. For today's video guys, i-share ko sa inyo kung ano ang kailangan natin gawin para ma-recover ang ating account sa onlinejobs.ph. Paano din tayo mag-upgrade ng ating account or ID proof para maka-apply tayo ng different jobs online. So hindi ka nakakaalam guys, isa ang onlinejobs.ph ang pinaka-legit sa online mga online jobs na available. So like Upwork, onlinejobs.ph, ayan. So isa si onlinejobs.ph ang pinaka-legit, okay? Please subscribe and hit the bell button para lagi kayo updated sa ating upcoming videos. So please keep watching, okay? onlinejobs.ph site, okay? So log in, and guys, I will also enter the site below para makaano kayo, malaman nyo kung nasa right site kayo, okay? Now ito, so log in, and then i-enter nyo yung email or Gmail nyo na ginamit mo, as far as you remember guys, enter nyo lahat. Gawin niyo lahat ng best niyo ma-remember yung Gmail at email na ginamit mo pag-create ng account mo sa onlinejob.ph. Okay? So, kung hindi talaga siya ma-access, please click the forget password. Okay? So, forgot your password. Ayan. So, i-enter mo uli yung email ng email account mo. Ayan. And then, forgot your password. So, ayan, lagay nyo lang uli yung ating email. Ayan. Tapos, check na yung Yahoo mail nyo guys. Kasi dun yun mag-send si onlinejob.ph ng link kung saan another direct site, which is onlinejob.ph pa rin. Okay? So, ma-direct ka sa isang site, sa hindi isang site, onlinejob.ph site na kung saan makaka-create or mag-create ka ng new password. Okay, so login lang tayo muna sa ating Yahoo Mail para makuha natin yung link from onlinejobs.ph. Ayan, so meron ng na-receive aking email. So i-click lang natin yan guys, and then it will go through to another windows. Ayan, so meron na tayong chance na makaka-create ng ating bagong password. So yan lang guys, create a unique password guys, make sure na unique siya at hindi mo malilimutan, okay? So, ayan, create lang tayo at least 8 characters. Ayan, tapos, mag-create tayo. Okay, so wait lang, ayan. Okay, so, enter, save the new password. Okay, so, ayan, your password has been changed. Okay, so congratulations guys, you've got your account recovered. Okay, so yan lang guys, napakadali lang mag-recover ng account. So puntahan mo na yung profile mo, edit, gawin mo lahat ng makakaya mo na ma-enhance yung profile mo. So as you can see guys, makikita mo naman yung profile ko, napakalaki ng information. Okay guys, so makikita mo guys, napakalaki ng ating account. Pero guys, for now, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-install or mag-download ng ating time proof. Okay? So, i-share ko sa inyo kung paano. Okay? So, ayan. Ilalagay ko din yung link sa baba guys para malaman nyo. Okay? So, click download time proof. Ayan. So, select your Windows installer 64-bit. Okay? Now, ayan lang guys. I-click mo lang yan. Hintayin lang saglit. Tapos meron siyang apunta ka sa downloads mo. Tapos i-click mo yung ano, i-click mo lang yung parang download niya para mag-run siya. Para mag-run yung ating tracker. Okay. Guys, ito yung pinaka-importante kapag nagdatrabaho ka sa onlinejob.ph. Kasi dito babasihan ni client yung sweldo mo. Okay, so intayin mo lang na mag-pop up yung
installed time-proof apps mo, okay? So, wait for a while, and then, mag-loading na siya for a while, and then magpa-pop up na siya para maka-login ka ng account mo, para maka-start na ka sa, ano, tracker mo. Ayan guys, so mag-login ka ng account mo dyan para maka, for example guys, na-hired ka na ni client. Guys, so yan lang yung gagawin mo, mag-login ka ng account mo dyan sa, as a proof mo na nag-work ka. Kasi yan din yung basihan ni client guys, kapag ano, pag nagbibigay siya ng sahod sa iyo, yan yung binabasihan niya kung ilang yung oras na natrabaho mo. Tapos sometimes guys, client will require niyo na mag-open kayo ng camera para every time na mag-work kayo, makikita niya kung nandyan ba kayo sa desktop niyo. Ayan, nag-work pa talaga kayo. So guys, for this, please be responsible, okay? So kailangan natin guys na ipakita sa ating client na hindi siya magsisisi kapag hinayang niya tayo. Okay? So ayan guys, so meron na tayong apps, time-proof apps. So ito yung kailangan. So for now, hindi pa natin ito gagamitin guys. Okay, so close muna natin. At ito na, isishare ko naman sa inyo guys kung ano yung kaibahan niya kung hindi upgraded ang ating account. So makikita mo naman dito sa account ko guys, napakalaki ng information. Okay, wala nga profile picture, di ba? So i-share ko sa inyo kung ano yung mga ano yan, tendency niya na pagdating sa pag-apply ng o paghahanap ng trabaho guys. So kung hindi upgraded yung ating ID, yung ID proof, so makikita mo dyan, I have 14 only. So napakababa lang ng ano, napakababa ng ating ID proof. So kailangan natin siyang i-upgrade guys. I-upgrade natin siya guys para tumaas, para makapasa tayo. Okay, so ayan sa, hindi pa natin i-upgrade guys. So itatry natin mag-apply ng job kung papasa ba tong 14 ID proof. Okay, so ayan, i-hit mo lang or i-search mo lang, i-click mo yung job board. Ayan, tapos job board ka. Okay, so i-click mo yung job board, and then sa job board dyan ka makaka-research ng trabaho. So different kinds of work. So yan guys, pagdating dyan, make sure na yung isi-search mo i-match sa skills mo. Okay? So for example, for me, I know how to product listing. So search natin product lister. Okay? So meron siya mga results guys. Ayan, makikita natin na meron siyang result. So try natin i-click tong isa. Okay? Kung papasa ba tong 14 ID proof natin. Oh no. So guys, your ID proof hindi siya papasa kasi hindi yung qualification na hinahanap ni client is ID proof 30 at ang atin ay 14 lamang. So napakababa guys. So anong dapat nating gawin? Sayang tong oportunidad na to, di ba? So ang kailangan natin gawin guys, i-upgrade natin. So paano? Ituturo ko sa inyo kung paano. Okay? So ayan, punta tayo sa ating profile again. Okay? So, una ating i-add natin yung payment method para i-update natin yung ating ano, yung ating payment method kung saan papaso ang ating sahod. So dito i-send ni client yung sahod natin. Pwede rin sa Payoneer, pwede rin sa ano, sa PayPal. So for me, I've used PayPal kasi PayPal is very friendly use talaga siya. Okay, so makikita natin guys, since upgraded ng ating PayPal, so kailangan naman natin i-upgrade yung ating profile. So para ma-upgrade natin siya guys, ayan, punta lang tayo sa ating profile again, tapos i-click lang natin yung parang may profile icon dyan, i-click natin siya kasi kailangan natin itong i-complete guys, oh, para ano, para maano natin, ma-increase yung ating ID proof. Okay, so yan, meron siyang parang idea. Ayan, then go, okay, got it. Kasi nabasa ko na siya yan. Nabasa ko na yan lahat, okay? Now, maglalagay ako ng aking profile picture. Okay? Ngayon, guys, sundin nyo lang yung mga instructions na binigay ni onlinejob.ph kasi magbibigay siya ng mga hint para ma-upgrade yung account natin. Tutulungan kanila, promise. Okay? So now,
yan, icon yan ng ating profile para maka-edit tayo, para maka-create, or para maka-upload tayo ng ating po. Ating pong pang bongga or formalan na profile picture. Ayan. So guys, I have one already saved in my folder. Okay? So now guys, ayan, i-update na natin konti. Ayan. Okay? Ayan. Tapos na. And then, click update. Ayan. So guys, see that. Okay. So, makikita mo guys, update ko na yung aking profile. Ayan. Ayan. Okay guys, so makikita mo yung aking, ano, yung aking profile guys. Mati-change na yan. Ang ating ID proof guys, mag-increase na yan. Pansinin nyo guys, I have already 18 ID proof. Okay guys, so nag-add lang ako ng ID pic ng aking profile picture guys. Nag-increase na yung ating ID proof. Okay? So, ating gagawin guys, i-increase pa natin, i-ano pa natin, i-improve pa natin yung ating profile. So, make it like your edit natin yung mga cover letter natin, yung mga experience natin, i-edit lang natin yung konti. Yung parang, ano guys, yung parang update mo yung mga, ano mo, yung mga skills mo. Ayan, so, make it, make sure, parang feeling nyo na catchy siya. For example, mag-apply kayo ng job, so, makikita, pagkabasa pa lang ni client guys, patok na sa kanya, match na sa kanyang hinahanap ng mga worker. Okay? So, ayan guys, tapos, lagyan nyo lang yan ng ano, yung mga skills nyo guys, para ma-attract si client na nagbabasa sa profile nyo. Okay? So guys, ayan, makikita mo guys ha, nag-follow lang ako sa mga instructions sa onlinejob.ph, nag-attach ako ng ID ko, government ID, tapos nag-attach ako, nag-change ako ng profile, at saka ako na-connect ko na siya sa ating Facebook account guys. So guys, napakadali lang guys. Ayan, I have already 70 ID proof. Guys, perfect na siya guys, pang-apply. Pang-sabak na to guys. So, di ba kanina, na-remember nyo, di ba, 30 lang yung qualification nung nag-post ng job guys, 30 ID proof lang kailangan niya. So tayo guys, we have already 70. So let's try again to apply the job. Okay? So, click job word, ayan. So, try pa rin natin yung i-search yung same keyword, product lister. Okay, so ayan. I-search lang natin guys kung qualified na ba tayo na mag-apply. Okay? So, makikita naman siguro natin guys, meron siyang changes sa ating kung si client ang makabasa sa ating profile. So, feeling ko parang siguro ma-attract na siya, parang okay sa kanya. Okay tong ng worker na to, so i-hired ko to. So, nasa client na yan guys, kung i-hired ka nyo, or kung mag-conduct siya ng another interview for you. Okay, so i-click lang natin to si job lister number 1. Ito yung pinakaunang result. So, i-click natin to para ma-check natin kung pwede na ba tayo mag-apply. Okay, so. Okay, so wait for a while guys. Ayan. Click natin to. Meron siya, di ba, marami siyang mga jobs na binigay. Yan yung mga hiring guys. So, pwede yan lahat. Apply nyo. Pero guys, 10 lang pala yung limit na dapat applyan nyo. 10 per day ata. So, basa-basa lang kayo guys. Magtsaga lang kayo. Oh, yan guys, di ba? So, mayroon na tayong chance na maka-apply for the job. So, just click for the click apply for this job kasi qualified na tayo. The qualification is only 30 ID proof. So, pwede tayo mag-apply ito guys kasi ayan. Kasi meron na tayong, di ba, 70 ID proof. Oh, so, pwede na tayo mag-apply. Oh, di ba? So, apply for this job. Ayan. So, konting yung subject na guys, lagyan natin yung job lister kasi yun yung parang title din ng job post niya. Okay? So, ilagay natin dito yung job lister. Okay? So, ayan, job lister lang ilagay natin sa ating subject. And then, sa message guys, make sure na parang from the bottom of your heart, yung i-message mo sa client. Yung from the bottom of your heart,
Pero, ano siya, parang pasok siya sa bangaba. Kumbaga, match din yung hinahanap ng client, guys, eh, masasabi niya, ikaw talaga yung hinahanap niya. So, nag-start dyan sa pag-message mo, guys. Sa isang message mo lang, guys, malaking impact na yan sa client. Okay? So, napakalaki. Ayan, bigyan natin ng subject natin. Tapos, ayan, mag-message tayo sa ating client. So, hi. Lagyan natin ng, hi, ma'am, sir. Ayan. Tapos, ayan lang, guys. Lagyan nyo lang yan ng ano. Wag, by the way, guys, wag pala kayong, every time na mag-apply kayo ng job, guys, wag nyong i-copy-paste lang, ha, kasi mababan yung account nyo. Okay, so, avoid that. Like, for example, mag-apply kayo ng 10 job posts, tapos same lang yung over letter nyo, paulit-ulit. Guys, good luck sa inyong account, mababan yan, hindi na kayo makaka-open ng inyong account, promise. So, make sure, guys, na unique yung message nyo. Like, for example, product research. So, mag-create ka lang ng konting, ano, parang mag-message ka lang sa kanya. Dapat, guys, yung i-message nyo sa client, make sure na, ano siya, match siya sa kanyang job post. So, for example, for this one, product lister. So, since I know how to product list, so, ilalagay ko dito, sasabihin ko sa kanya na, hi, ma'am, hi, sir, I know how to product listing, make sure that, kumbaga, match yung skills na hinahanap niya sa skills mo. Okay? So, yan lang, guys. Napakadali lang ng ating, ano, napakadali lang mag-apply ng job. So, samahan niyo lang ng tiyaga at tsaka dasal. No. Samahan niyo lang dasal at tiyaga. Ipagsama mo yan, guys. And I'm sure na magbubunga yan. Promise yan sa inyo. So, hanap lang kayo ng, ano, parang research more para ma-explore niyo like Dora the Explorer. Okay, guys. So, yan lang, guys. And, enter niyo lang yung contact information niyo para makareply si client sa iyo para makakandak na siya ng interview for you. Okay? So, guys, thank you so much, guys. And I hope you learned from my video tutorial today. Again, so, diba, guys, napakadali lang mag-recover ng ating account, mag-upload ng, or mag-install ng ating time tool. Tapos, napakadali lang pala mag-update ng, or mag-upgrade ng ating ID proof. So, napakadali lang pala, guys, na mag-apply ng job. So, i-is lang kayo, guys. Tiyaga lang. Kailangan natin para makahanap kayo ng job. Okay? So, i-share ko sa inyo, guys, kung ano pa yung mga nalalaman ko online. Para naman makatulong ako sa iba dyan. Hindi, kasi meron pa yung iba na hindi pa marunong. Kaya, ako, hindi din ako hasak sa online jobs at PH. Pero, I will try my best na i-share ko din sa inyo yung nalalaman ko. Okay? So, guys, thank you for watching this video. And, guys, pasensya na kayo sa mga manok natin, ha? Hindi ka talaga sila may iwasan na magkikilaok-kilaok sa lahat. Anyway, guys, hit the bell button para update kayo sa ating next video tutorial, guys. So, thank you so much and have a great day. Bye!